I was diagnosed with multiple breast cysts, both breast yon nung 2005. At first, hindi ko naman alam na meron akong ganun eh. Meron akong bukol. Tapos nung naramdaman ko na lang siya, kasi meron akong hormonal imbalance, naramdaman ko na lang na hindi na ako makaligo, na yung tabo yung gamit ko. Hindi ko na siya mabuhat, nahihirapan ako mag-supply. Tapos nung ano, nagpe-pain, nagba-back pain na ako, meron akong pain sa ganito, pero hindi ko pinapansin. Nung nakalipas na isang buwan, hindi pa rin nawawala, nahihirapan ako, doon ako nagsabi doon sa mother ko, kasi umiiyak na ako talaga sa pain. So nagpa-ultrasound ako. Na-find out doon sa first ultrasound ko na maliit lang yung bukol, pero nagtataka yung mga doktor kung bakit daw nagpe-pain ako, eh ang liit-liit lang ng bukol. Na-find out namin na meron palang multiple pala sa both breast, na ang dami-dami niya. Tapos nakita ko na nagkapa ako na talagang malaki na siya. Matigas, hindi nagmo-move yung bukol. So doon ako nag-isip. Tapos nakakapa ako ng tatlong lymph nodes sa may kilikili ko. No, nung napag-isip-isip ko, nag-research ako ngayon. Sabi ko, bakit ganito? Yung nafe-feel ko, sabi ko, hindi nakatulad nung dati na ano, mas lumala yung pain eh. Hindi ko na siya ano, matiis. Nagpatingin ako ulit doon sa doktor. Sabi niya, nasa stage 1 to, sabi niya ganyan. So advice nila, ipabiopsy. Pabiopsy ko para malaman nila kung yung talagang bukol na yon, eh yun lang talaga siya, kung iisa lang talaga siya. Tapos yung mga ibang bukol sa kabila na breast ko, kung malignant na rin. Sabi ko, natatakot ako. Siyempre, nag-work din ako sa hospital before. Sabi ko, ayoko magpa-biopsy. Tapos may pinatingnan na naman ako another doctor. Sabi niya naman nga, stage 1 daw talaga yon, kasi nakita na nila yung itsura. So, doon ako naniwala. Hindi na ako nagpa-undergo ng biopsy. Binigay na lang nila ako ng medication. Sabi ko, hindi ko napifeel na yung medication na binigay nila sa akin, nagtitake effect. Nagpunta ako sa herbalist, binigyan niya ako ng mga products ng herbal, tapos yung nag-undergo ako ng 1 year na puro vegetarian diet lang. So binago ko yung lifestyle ko. Nakaigi naman yun sa akin, pero hindi pa rin lumiliit yung bukol. Nag-isip ako ngayon, sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para ma-totally mawala na siya? Kasi ang advice nga sa akin, i-remove eh. Siyempre, dalaga ako. Nakakaano naman yun, wala kang breast, dalaga kang, kadalaga mong tao, di ba? Nakakaano yun, frustrating sa, ano ko, nakaka-depress, nakaka-frustrate. So, nung dumating sa time na nag-research na ako, nag-internet ako kung ano ba pwede kong kainin. So, ang dami ko nakita. Nandun yung mga gulay, mga fruits na ina-advise nga doon sa mga may mga breast cancer na yun ang talagang dapat nakainin. So sabi ko, hindi ko naman alam kung saan makakabili lahat nito. Yung broccoli, meron dito, di ba? Yung mga ibang fruits na nando doon sa internet, available dito pero hindi lahat meron. Doon ako nag-isip, sabi ko, paano ko makakain to lahat? At saka mahal-mahal niya. Until such time na dumating yung dati kong, yung kapatid namin sa church na binibigay nga nila sa akin to, yung Alive, ini-introduce nila sa akin yung Alive. Nung una, skeptic talaga ako. Tapos nung pinakita nila sa akin yung pinaka-literature, doon ako nagulat. Kasi lahat nung ni-research ko sa internet na dapat nakainin, nandoon lahat. Eksaktong-eksakto. Kaya sabi ko, wow, sabi kong ganyan, grabe naman to, sabi kong ganyan. Eh kung gano'n, hindi na ako maghahanap ng kakainin ko, pwedeng ito na, sabi kong ganyan. Yung nung coffee pa lang yung pinusubok nila sa akin, talagang sobrang sumakit, no? Nag-take ako ng coffee, di ba yung coffee natin meron ngang Alive, talagang sobrang sakit niya. Napakapit nga ako sa ano eh, sa wall, tapos pinagtatawanan nila ako kasi nga, sabi niya ganyan, oh, yan pa lang ang tinitake mo, nagpe-pain ka na. Sabi niya, ibig sabihin yan, reaction. Which is alam ko naman dahil hindi na bago sa akin yung herbal. Nung nag-take na ako ng ano, ng capsule, doon ko naramdaman na nakakaginhawa, nakakaigi. Hanggang sa nakapag 1 month ako,
na-gradual yung pag-inom ko, hindi naman bigla. Kasi doon sa isang capsule pa lang na na-feel ko na eh, na merong ano eh, may reaction ako naramdaman. Pero hindi ko isininto kasi naniniwala ako na makakatulong talaga sa akin ng malaki. Hanggang sa nag-isang buwan, nagsabi ako doon sa mama ko, sabi ko, maganda ma, sabi kong ganyan kasi nalelesen yung pain, pati yung back pain ko sa likod, nawawala, sabi kong ganyan. Tinuloy-tuloy ko, hanggang sa nagpatingin ako, tapos kinapa ko siya ulit, yung bukol, maliit na lang. For 2 months yun. Kasi nagdag na 9 capsules na ako eh. So, hanggang ngayon, continuous pa rin, tuloy-tuloy, yung medication ko, hindi ko tinitigilan yung Alive. So, ngayon, maliit na lang siya. Maliit na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung medication ko para totally ma-dissolve na yung ano, yung bukol. Malaking malaki po ang naitulong ng Alive. Sobra.